Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Siguro mamaya ating balikan ho ng tawag si Governor Governor Cane ng Agusan del Sur, dahil grabe ho nangyaring pagbaha adyan ho sa Caraga region. Ito, speaking of pagbaha, ating kausapin, nasa linya ng aming komunikasyon si Mayor Solomon Rupilla, Mayor ho sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Maayong hapon, Mayor Rupilla, si Carlos Cayanong sa DZME. Magandang hapon po. Maayong hapon po, sir. Apo, at, daghan salamat po sa imong pagtanggap po sa tawag ho namin. At apat na araw na lang ho, Pasko na, ngunit humagupit itong weekend, itong bagyong Biki. Bali, ilang pong pamilya ang naapektuhan dyan ho sa bagyong Biki sa bayan ho ng San Francisco, Mayor? Okay po, dito po sa bayan ng San Francisco, out of 27 barangay, we have 1,004 family. Apa? Families affected. So total of 4,701 na tao. Apa? Lahat nasa ngayon. Apo, at base ho dun sa report ko nakarating ho sa amin dito ho sa Manila, at may mga casualty o sagutan pa dyan sa bayan nyo, Mayor? Dito po sa bayan, may isa kaming casualty during sa pagbaha. Kasi tumawid ka rin siya na malaki ang tubig. So kaya nalunod siya. So may isang casualty dito sa amin. Apo, at update po sa naging pinsala ho ng bagyong Biki sa agrikultura at saka sa infrastruktura sa San Francisco, Agusan del Sur, Mayor? As of now, sa ngayon, sa agriculture, so yung mga palaya natin, may 3,841 30 centavos na damage sa ating palayan. At saka sa livestock, may damage tayo na 445,930, a total of 5,126,960 pesos po. Apo, at talagang kompleto, Ricardo. At kamusta po yung pagbibigay ho natin ng ayuda sa mga evacuees? Ano po yung kailangan ho sa San Francisco, Agusan del Sur? So ngayon, ang kailangan talaga ng mga tao yung pagkain at saka tubig. Ngayon, nasa area ko, nagbigay kami ng mga pagkain sa mga affected na mga tao namin dito sa bayan ng San Francisco. Apa, Mayor, nung araw ang Caraga ang Mindanao, kumbaga lagi ko iniikot yan, bali, kailan yung pinakahuling bagyo naranasan itong bagyong Biki sa inyo? Ay, yung bagyong Sindong po, yun ang huli. Apa, bali, sa lahat ng bagyong dumaan, ngayon ang pinakamalaki ang tubig na naranasan namin. Apa, bali, ano yung nakikita niyong dahilan? May mga nagsasabi, wala ho kasing habal sa pagputol ng puno, illegal logging. May mga illegal logging ba sa nasasakupan niyo, Mayor? Wala naman pong illegal logging dito sa amin, kasi ang bayan ng San Francisco is trading hub lang kasi sindro ito. Hindi kagaya ng nasa river tao, marami pang mga tao doon. Ano po naging ayuda o tulong ni Governor Cane ng Agusan del Sur sa bayan ho ng San Francisco, Mayor? Sa ngayon, may naibigay na mga
food packs para sa mga tao namin dito na tig sa pagbaha dito sa amin. Apa, yung ibang residente niya nasa evacuation center pa ho ba o nakabalik na ho sa kanilang tahanan, Mayor? Yung iba nakabalik na po, pero sa ngayon may nasa evacuation center pa po. Apa, at siguro update na rin ho kami sa COVID-19 case sa San Francisco, Mayor? Okay po, sa San Francisco, yung confirmed case namin sa ngayon as of today is may 178 confirmed case kami. Apa? At may 28 na lang na poor recovery po at may 7 kaming namatay. Apo, eh kagaya ho niyang ganyang may kalamidad. E tanong ho nung aming IT ho dito, napapatupad pa ho ba yung minimum health protocol dyan ho sa mga evacuation center? Sa ngayon, kasi yung nangyari ng pagbaha, kasi ang location namin, hindi masyadong malaki. Mm-hmm. So kaya skip ang ano, pero may mga modular team naman kami na ginagamit. So yung napamilya doon sa modular team sila. Apa? Siguro, Mayor, mensahe nilang sa publiko at gamitin nyo itong DZM mula dito sa Manila. Mensahe, baka naman humapakinggan ho tayo ni Senador Kuya Bongo, baka bukas makalawa na andyan na ho sa San Francisco, Agusan del Sur. So, salamat po sa pagtawag at naibigay namin ang updates dito sa bayan ng San Francisco. Mm-hmm. Kasi mas maraming mga tawag sa ngayon ang nangangailangan ng tulong. Kung marinig ito ni Senator Bongo, baka may maparating dito na mapadala dito ang tulong kasi ang budget namin sa ngayon kasi sa COVID almost wala na kaming budget. So ang naibigay namin ngayon na mga pagkain sa mga affected families, yung bigay ng mga NGOs at saka yung mga company dito na may naitulong. So, kami dito sa bayan ng San Francisco ay nangangailangan talaga ng katulong galing sa ating nasyonal. Apa, o kay Taita, kay Senator Bongo. Apa, Mayor, ano ito? Nagdeklara ng state of calamity ang Agusan del Sur? Ayos po. Ngayon araw nagdeklara kami ng state of calamity. Apo, at daghan salamat Mayor Solomon Rupilla ng San Francisco, Agusan del Sur. Mayor, mabuhay po kayo. Salamat po sa pagtawag po. Yan ang tinig mga kaibigan ni Mayor Solomon Rupilla sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Sakop ho yan ng Caraga Region. Nandyan ho Agusan del Norte, Surigao del Sur, lalo na ho yung Bisliga City. At sinisikap lang ho namin makausap si Mayor Florencio Garay, yung dating congressman na tumakbong mayor dyan ho sa Bisliga City. Oras sa Pilipinas sa 3:46 ng hapon. Ang oras sa tinsenyo ng pagkot. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.